Hi guys! And welcome back to another video and welcome to Just Basics. And in today's video guys, pag-uusapan natin ang mga frequently asked questions sa ating SPay Later video. Alright, so if you haven't watched that SPay Later video or kung paano gamitin ang SPay Later, you can check yung link sa description box or you can also check up here. Alright? So, let's get started. Okay, so first question guys is, paano magka-SPay later? Alright, so yung tanong na to, madalas ko talaga itong nakikita sa comment section. Okay, so meron tayong specific video niyan. Ilalagay ko lahat sa description box yung mga related videos sa ating mga frequently asked questions. Alright? Okay, so sabi ko nga doon sa video na yun sa paano mag-activate ng SPay later is hindi naman po lahat is mabibigyan ng SPay later or may mga selected users lamang po para makagamit kayo ng SPay later. And isa pang rason niyan is, for example, wala kayong Google Play. Like yung mga Huawei users, di ba wala silang mga Google services? And that's a chance na syempre hindi kayo magkaroon ng SPay later. And then isa kasing pinagbabasehan nila yan guys is kung maganda ba yung standing ng Shopee account nyo, madalas ba kayong bumili sa Shopee, yung mga ganong instances. So yun po yung mga madalas na rason kung bakit kayo bibigyan ng SPay later ng Shopee or bakit hindi kayo binibigyan ng SPay later ng Shopee. Alright. Okay, so let's proceed with the question number 2. Magkano po ang interest? Okay, so sa interest naman po, depende po kasi yan sa repayments mo. So meron kasi tayong mga installments, meron tayong buy now, pay now, may 2 months, 3 months, meron din silang 6 months installment. Siyempre kung mas matagal yung repayments mo, mas mataas yung interest. Kung buy now, pay later ka, mas mababa yung interest. Pero ang nakalagay, sa pagkakalam ko din is nasa 3% to 5% ang kanilang interest. So, makikita mo naman yan, pag nag-checkout ka, makikita mo yung total amount ng purchase mo. And then, doon mo siya makikita kung ilan yung interest na babayaran mo kay Shopee. Okay, so let's proceed with question number 3. Pwede ba ipunta sa bank or kunin as cash? Okay, so sa ngayon guys, hindi pa siya pwedeng i-cash out. Unlike sa Bill East na pwede natin siyang i-cash out, yung Bill East naman guys, if hindi kayo familiar doon, sa Lazada naman po yun. So parang SPay later yan. Okay, so yung SPay later natin is magagamit lang talaga natin siya sa Shopee. Okay, so next question, darating ba agad ang order or pagkabayad tsaka ipapadala? Okay, so madalas ko po itong talagang nakikita rin sa comment section kung ishiship na ba daw ng seller agad yung item, ganyan. So, pag gumamit po kayo kasi ng SPay later, considered as bayad na po yun ng Shopee doon sa seller. Considered na purchase na yun, so ishiship na rin po agad yan ng seller. So, masiship po or matatanggap nyo po agad yung item pag gagamitan nyo ng SPay later. And isa pa guys, hindi naman po siya layaway plan na, for example, kung within 3 months, babayaran muna siya ng full for 3 months, tapos tsaka mo siya makukuha or makukuha yung item. No po. So, pag ginamit mo na yung SPay later, nag-checkout ka na ngayon, ginamit mo yung SPay, considered as bayad na siya, and then, yun, ship na ni seller kung depende kung ilang araw bago i-ship ni seller yan. Pero bayad na po yun. So, matatanggap mo agad yung item mo. Alright, so let's proceed with the next question again. So, pwede ba i-cancel ang order pag ginamitan mo ng SPay? Okay, so let's say nagbagay isip mo and ayaw mo na siyang i-purchase or for some reason, yes, pwede mo siyang i-cancel agad. Like for example, after 2 hours, nagpalit yung isip mo and ayaw mo na siyang bilhin. Pwede mo siyang i-cancel and then mag-aantay ka na lang ng within 24 hours. Babalik na yung amount na yon doon sa SPay later mo. As long as syempre pwede pang i-cancel yung purchase mo guys, okay? So hindi naman kasi for example, checkout mo ngayon and then kinabukasan na-ship na ni seller, syempre hindi naman pwedeng i-cancel na yon. So kailangan mo na siyang i-receive. Okay, for our next question, paano po magbayad? Okay, so meron tayong specific video about sa paano magbayad ng ating SPay later bill. So again, lahat ng related videos ko meron po tayo sa comment section. So you can watch that beforehand or you can watch that later guys. Okay, so just a quick answer dito sa paano po magbayad. Madaming way kung paano magbayad sa ating SPay later and I'll just mention a few na lang para meron kayong idea. By the way, dun sa video na ginawa ko or pinakita ko guys,
That's via GCash. That's the most convenient way kasi sa akin. Kaya yun yung pinakita. And kadalasan kasi yun din yung taga pinagbabayad ko ng mga bills ko, like for sa Bilis or sa Lazada and dito sa Shopee Pay. Okay, so meron tayong mga payment methods. So meron silang mga payment method like payment center, 7-Eleven, SM bills payment, Robinson, Cebuana, Palawan, and so on. Okay, so meron din silang mga over-the-counter. So pupunta lang kayo sa mga bank. Meron sila sa mga the following banks, guys, which is East West, Metro Bank, China Bank, BPI, PNB, RCBC, Banco de Oro, Union Bank, AUB, Land Bank, Robinsons, Security Bank, and UCPB. So, ang gagawin nyo lang, guys, is i-click mo lang sa app kung ano yung bank na pagbabayaran mo, and then bibigyan ka ng details kung anong susulat mo sa deposit slip. So, ipapakita ko na lang sa screen, guys, kung ano itsura niya. Okay, and then the third payment method naman ay yung online banking like fund transfer. So, usually meron naman dyan sa BDO, BPI, yung mga ganong banks. You can check sa app nyo, guys, andun lahat ng available banks kung paano magbayad through online. Okay, so those are the ways on how you can pay your SPay later. So, pahapyaw lang yun, guys. You can check out my video kung paano kayo magbabayad ng inyong SPay later. Okay, so next question, paano pag hindi nabayaran? Okay, so nakakatawa lang din kasi madami din nagtatanong sa akin to. Sinasabi nilang hindi naman sa tatakbo ako, pero gusto lang nilang malaman kung what if hindi mo babayaran. Siguro, medyo siguro manilate sila, ganyan siguro. I don't know, pero madami talaga nagtatanong sa akin to. Paano pag hindi nabayaran? Alright. So, kahit sino man magpapautang, guys, 'di ba? Kung hindi ka magbabayad on time or hindi ka nila babayaran, eh 'di ba, maasar ka din. So, either matatanggal yung SPay later mo or mababan ka sa Shopee, yung mga ganong instances. And if I were you guys, syempre, wag na lang natin malakin na wag magbayad kasi syempre parang mas magandang nagbabayad tayo ng tama kasi mas malaki din naman yung balik nung tsaka yung benefit na nagbabayad tayo ng tama kasi chances are pwedeng tumaas yung credit limit nyo, di ba? So, yan. Technically, ganun yung mangyayari pag hindi po kayo nagbayad. And syempre, tataas yung interest ng utang nyo. Okay, so next question naman, guys. Paano pataasin ang credit limit sa SPay later? Okay, so madali lang, guys, pataasin ang credit limit. Which is, ako din is nagulat ako kasi wala pa yatang 6 months or 4 months, tumaas na agad yung credit limit ko. And ang mga ways kung paano siya pataasin, first is talaga you should use your SPay later frequently. Magbayad ng tama, sa tamang oras or sa tamang date, sa due date mo. So yun ang alam ko talagang pagpapataas ng credit limit sa SPay later. Kasi yun din naman yung nakalagay sa SPay later guidelines. Meron akong full video niyan, guys. You can check out that video as well. Again, those links are in the description box. Okay? Okay, so let's proceed to the next question. Paano pag hindi ginagamit ang SPay later? Alright, so for example, inactivate mo yung SPay later mo out of curiosity and hindi mo siya gagamitin or ayaw mo naman siyang gamitin. Just leave it there. And then, sabi kasi ng Shopee is, basta-basta na lang siyang mawawala. I'm not sure kung ilang months or weeks before siya mawala. Pero, sabi na Shopee is, mawawala na lang po yung SPay later nyo kung ayaw nyo siyang gamitin. Okay, so next question, pwede ba i-cancel ang SPay later? Okay, so like what I said, mawawala na lang po siya sa Shopee account nyo. So, for example, yun nga, sabi ko nga kung accidentally na-activate nyo or gusto nyo siyang talagang curious lang kayo at na-activate nyo siya, hayaan nyo lang po siya sa Shopee account nyo and mawawala naman po yan ng pusa. Okay, so this is the last question na sa ating frequently asked question. Okay, so kunwari nawala na yung SPay later and then gusto mo ulit gamitin, anong gagawin? Alright, so ganun lang din. For example, nawala na siya sa Shopee account nyo and nag-emergency ka, gusto mong gamitin, ganyan. You can activate your SPay later like how you activated the first time. Ganun lang naman po siya kadali. Okay, so as long as meron ka pang option ng SPay later na pwede mo siyang i-activate, then you can activate your SPay later again. Alright, so that's it for today's video, guys.
again, madami tayong related videos, Shopee videos sa ating channel. So you can check out other videos on my channel, guys. If you don't wanna, you can always check here sa box down there kung ano yung mga gusto nyo. Meron tayong playlist dyan and meron din tayong specific related video dyan sa baba. Okay, so again, before you move on to the next video, don't forget to like this video, share as a bonus for me, and subscribe to my channel as well para updated ka sa mga Shopee updates. Okay, so thank you for watching once again, guys, and see you on my next video.